Oh, ano pang hinihintay natin mga bata? Sabay-sabay tayong umawi! Bulat ang mata at buksan ang isipan at ilamnan ng bagong kalaman. Ako si Teacher Liza, sasamahan ka, tuturuan ka ng araling ang lipunan sa ikatlong baitang. Mga bata, hindi ba kayo makalabas ng bahay dahil sa pandemya? Huwag kayong mag-alala dahil isasama ko kayo sa isang paglalakbay. Wow! Naglalakad ako sa pilapil ng tubigan dito sa paanan ng bundok. Nakakita ako ng tulay at tumawid ako ng ilog. Rinig mo ba ang lagaslas nito? Paakyat na ako, pataas ng bundok. Ang habang akyatan pala nito. Ang init. Pinagpapawisan na ako. Pahinga muna ako sa lilim ng puno. Ayun! Umupo muna ako sa ilalim ng mayabong na puno. Ang ganda naman! Natatanaw ko na ang dagat. Nasasabik na ako, kaya tara na! Akyatin na natin ang tuktok ng bundok. Para mas matanaw pa natin ang laki ng dagat at iba pang magagandang tanawin sa ibaba. Akyat pa! Ayan na, narito na tayo sa tuktok ng bundok. Malamig pala talaga dito sa itaas. Ito na ba ang ulap? Teka, nakikita mo ba iyon? Lumulubog na ang araw. Dumidilim na ang paligid. Bilisan na natin maglakad. Umuwi na tayo sa ating bahay. Kumusta ang ating paglalakbay? Ako, naging kawili-wili ating paglalakbay. Saan tayo nakarating? Nakarating tayo sa iba't ibang lugar. Ano-ano ang katangian ng mga lugar na ating nakita at napuntahan? Nakapunta tayo sa ilog, bundok, nakita rin natin ang dagat. Ano ang naramdaman mo sa ating paglalakbay? Ako, naging masayang-masaya ako sa ating paglalakbay. Ang nakita natin na ilog, bundok, dagat, ay mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig. Makikita natin ang mga simbolo na ito sa mapa na tinatawag nating mapang topografiya. Ito ang mapang topografiya ng Pilipinas. Natatandaan mo pa ba ang kahulugan ng mga simbolo na nakikita mo sa mapang ito? Ito muli ang kahulugan ng mga simbolo. Burol, Kapatagan, Lawa, Bulubundukin, Ilog, Talon, at Bulkan. Ngayon, ating susuriin ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa katangiang pisikal at pagkakakilalang heograpikal nito gamit ang mapang topografiya ng rehiyon. Teka, ano yun?
mga bata, may nagbabalik. Sakay tayong muli sa aking hot air balloon. At mamasyal tayo habang nag-aaral. Sino sa inyo ang taga Region 4A? Itaas ang kamay. Meron ba sa inyong taga Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, o sa Quezon? Papasyalan natin ang mga magagandang tanawin sa Region 4A Calabarzon. Tara! Lipad na tayo! Ayun ang talampas ng Tagaytay sa Lalawigan ng Cavite. Malamig dito dahil mataas ang lugar nito. Tanaw din dito ang Bulkang Taal at ang lawa ng Taal na nakapaligid dito. Kita mo rin ba ang malawak na kapatagan ng Cavite na may mahabang baybayin? Punta naman tayo sa Laguna. Ayun! Ang Laguna Divide, ang pinakamalawak na lawa sa Pilipinas. Mayroon din 7 lawa na matatagpuan sa lungsod ng San Pablo. Isa na rito ang natatanaw natin na Sampaloc Lake. May mga katabi pang lawa ng bunot, palakpakin, muhikap, kalibato, yambo, at pandin. May mainit pang bukal sa Los Baños, sa gulod ng bundok Makiling at Hidden Valley Springs sa Kalawan. Nakita mo yun? May nakasakay sa bangka na sinasalungat ang agos ng tubig. Pupunta sila sa talon ng pagsanhan. Ang ganda ng talon! Malawak ang kapatagan ng Laguna. Napapalibutan ito ng mga bundok. Malawak ang mga lawa at talon. Tara naman doon sa Batangas. Wow! Ito pala ang lawa ng Taal. Dito makikita ang Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal ang isa sa pinakamaliliit na aktibong bulkan sa daigdig. Ito ay huling pumutok noong Enero 2020. Ang Batangas din ay may malawak na kapatagan at mahabang baybayin. Dako naman tayo sa Lalawigan na Rizal. Malaking bahagi pala nito ay bulubundukin at maliit lang ang kapatagan. Natatanaw mo ba ang talon ng hinulugan taktak? Parang ang gandang magpakuha ng litrato sa talon na ito, hindi ba? Dito naman tayo sa Lalawigan ng Quezon. Tulad ng Lalawigan na Rizal, malaking bahagi nito ay kabundukan at maliit lang ang kapatagan. Ang bundok Banahaw ay nasa Lalawigan ng Quezon. Ito ang naghiwalay sa Lalawigan ng Laguna at Quezon. Isa rin itong natutulog na bulkan kagaya ng bundok Makiling. Maraming umakyat sa bundok na ito tuwing mahal na araw sa paniniwalang ito ay banal na bundok. Matatagpuan din dito sa Quezon ang ilang bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre. Baba na muna tayo mga bata upang tayo ay makapagpahinga.
mga bata. Tingnan nga natin kung natatandaan ninyo ang mga tanyag na anyong lupa at anyong tubig na pinuntahan natin kanina. Narito ang mapa ng Calabarzon. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Unang bilang. Saan matatagpuan ang talon ng hinulugan taktak? A. Cavite, B. Laguna, C. Patangas, D. Rizal. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay D. Rizal. Sa lalawigan ng Rizal, matatagpuan ang talon ng hinulugang taktak. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang nasasakupan ng Laguna? A. Pitong lawan ng San Pablo at talon ng Pagsanhan. B. Bulkan at lawa ng Taal. C. Talampas ng Tagaytay. D. Ilang bahagi ng bulubunduki ng Sierra Madre at Tangway. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay A. Pitong lawan ng San Pablo at talon ng Pagsanhan ang nasasakupan ng Laguna. Ikatlong bilang. Ano-anong natatanging lugar ang matatagpuan sa lalawigan ng Batangas? A. Bundok Banahaw at ilang bahagi ng bulubunduki ng Sierra Madre. B. Bulkang Taal at lawa ng Taal. C. Talon ng hinulugang taktak. D. Hidden Valley Spring at talon ng Pagsanhan. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Pang hinihintay nyo, sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay B. Bulkang Taal at lawa ng Taal ang matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Ikaapat na bilang. Kung ang malaking bahagi ng Quezon ay binubuo ng mga kabundukan at mahaba ang baybayin, ano-ano kaya ang pangunahing hanap buhay ng mga taong naninirahan dito? A. Pagsasaka at pangingisda. B. Pagsasaka at pangangalakal. C. Pagminina at pangangaso. D. Pangangalakal at pangangaso. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay A. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taong naninirahan sa malaking bahagi ng Quezon
na binubuo ng mga kabundukan at mahabang baybayin. Ikalimang bilang. Bakdinarayo ng mga turista ang Tagaytay City sa Cavite. A. Magaganda ang mga tanawin dito. B. Mahaba ang bulubundukin dito. C. Mayroong mga natatanging baybayin at dagat dito. D. Matataas at malalaki ang mga gusali rito. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay A. Maganda ang mga tanawin dito sa Tagaytay City sa Cavite, kaya dinarayo ng mga turista. Ang mga rehiyon ay biniyayaan ng maraming magagandang anyong lupa at anyong tubig. Marami tayong makukuhang yaman mula sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na binigay ng Poong May Kapal para sa ating kabuhayan at sa darating na bagong henerasyon. Kaya dapat natin itong ingatan at pagyamanin para sa kabubuhay at kabutihan ng lahat. Kayo, alam niyo ba ang mga anyong lupa at anyong tubig sa inyong pinabibilangan lugar o lalawigan? Para sa inyong karagdagang gawain, gumuhit ng isang anyong tubig at isang anyong lupa ng inyong kinabibilangan lugar o lalawigan sa isang malinis na papel. Ilarawan ang natatanging katangiang pisikal nito sa ibang mga lugar. Sa susunod nating pagkikita, maglalakbay muli tayo. Pupuntahan natin ang mga natatanging lugar sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Oh, paano? Ako muli si Teacher Liza. Laging tatandaan, sa Araling Panlipunan, tayo ay sama-sama maglalakbay sa daan patungo sa karunungan. Muli tayong magkita-kita dito sa DepEd TV! Mulat ang mata at buksan ang isipan, ating lamnan ang bagong kaalaman.